billions of angels because we are billions, no? Grabe. At state, yung ginawa ng Diyos ang mga anghel. Gagalaw ka, susunod yung video. So maraming salamat Sir Elthon at sa mga malugod nating taga-subaybay ngayon sa ating programa dito sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Pasalamat tayo, may 3,300 ano na tayo? 301,000 subscribers sa Facebook page at sa YouTube page nandito is 243. Grabe yung pagtaas ng ating mga subscribers dito sa YouTube channel natin at sa Facebook page dahil maraming na inspire, no? At ngayon mga kapatid, ating magtatakol tayo about angelology dahil itong aklat na ito babasahin natin hanggang matapos and then para maintindihan natin lalo mas mabuti na ating i-share sa inyo, no? The number of angels, ilan na ba yung mga anghel natin, no? The number of angels. So, ito ang tatalakayin natin. Ilan na po yung mga anghel, no? Dahil tayong mga tao ay umaabot na ng 7 billion population. Tingnan natin, population of the world. Wow! Malapit na tayo umabot ng 8 billion. 7.951. Grabe. 7 billion na pala tayo. Malapit na tayo umabot ng 8 billion, mga kapatid. Ngayon, tatakalain natin ilan yung mga anghel, no? At yung mga anghel pala nung nilikha ng Diyos in the state of innocence, no, immaculate, dahil ang Diyos ang naglikha, no, the one who created is pure innocent, no, who is God. Kaya tingnan natin kung na live na ba tayo sa YouTube Facebook page natin. Okay? Na-live na ba tayo sa Facebook page natin? Okay, live na tayo. So, bigyan natin ng angelology yung i-discuss natin ngayon. The number of angels. The population of angels. Ilan na yung population ng mga anghel, no? Mas mabuti natin yang i-discuss natin sa mga document ng ating simbahan. Basahin ko, ha? So, ang binabasa ko is Dominion by Father Chad Ripperchair. Ang ganda nito. The number of angels. The number of the angels according to the common opinion of theologians is considered to be exceedingly great. So, sabi ng mga common
common theological opinions of theologians, exceedingly great ang dami nila. Mamasahin natin ang Hebrew chapter 12 speaks of myriads. Tingnan natin, speaks of ang dami nila, no? So Hebrew chapter, masahin natin na Hebrew chapter 12:22. Niyan demo? Book 9 is here, no? But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. So, in the book of Daniel also speaks thousands and thousands. In Daniel chapter 7 verse 10, basahin din natin. Ang una kong binabasa ay Hebrew chapter 12 verse 22. Basahin na naman natin ang Daniel chapter 7. Chapter 7 verse 10. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Okay. Mas mabuti na basahin natin ito. A river of fire was flowing, coming out from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were open. So in front of the throne of God, thousands of thousands. But in Matthew, Gospel of Matthew chapter 26 verse 53 speaks of legions, as shall be seen in other places. Each human being is given a guardian angel which puts their number in the billions. Not only thousands, but billions. Bawat isa natin ay may guardian angel. Okay, basahin natin ang Matthew chapter 26 verse 53. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Do you think I cannot call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? He speaks legions of angels, no? Each human being is given a guardian angel which puts their number in the billions. So, bawat isa natin ay my guardian angel. And then sabi sa ating binabasa ngayon, and shall be seen in other places, each human being is given a guardian angel which puts their number in the billions. And bawat isa natin, ito po yung mababasa natin sa the dominion of Father, Child, or Preacher, no? Ang dami palang mga anghel. Ano yung nature ng mga anghel para sa atin? Hebrew chapter 12. Ito ang nakasulat. Dahil yan, grabe yung tao, no? Grabe yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Dahil binibigyan tayo niya ng anghel. Ano yung anghel? Are they not all ministering spirits? Sent to minister to them who shall receive the inheritance of salvation. Hebrew chapter 1 verse 14. So, from time to time, mga kapatid, mas mabuti. It is a great reminder for me. It is a great reminder for all of us, mga kapatid, na let us pray before we start our day, the angel of God, no? So, ito po ang nagkausap kami ni Father kahapon, ni Father Algerio Pania, no? Sabi niya na yung mga basic prayer
kailangan ma-memorize the whole year, no? Angelus, itong Divine Mercy 3 o'clock prayer, mga basic po ito eh. Dahil may saying akong naalala. Sabi dito, nakalimod ako sino nagsabi nito. Sabi niya na Satan will limit our prayer because he knows our prayer limits him. No. So, ito po, i-encourage ko po ito na ang regular prayer natin, rosary, wag natin isang tabi. No? Dahil bawat isa natin ay my guardian angel. The angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guard, rule and guide. Amen. Yan. Mga simple nga prayer. May comment dito mga kapatid. Si Dina Grace de la Cruz. Good morning, Father. Watching from Hong Kong. Si Alma Milan. Good morning, Father Darwin. Everything watching this channel. Everyone watching this channel. Ang ganda. Father Darwin, I have been joining in for the fourth time now of Deliverance Prayer Online with Father Rosetti. Wow! Is that possible? If you could also do it online? No. Pag-isipan ko po dahil meron kaming pasyente noon, nag-react na siyang kasama po. Delikado din yan. Mas mabuti. So, empower natin yung mga pari. Yan ang... Pero maganda naman yung ginawa ni Monsignor Rosetti. One of the... Tingnan natin. Ipagdasal natin. For the meantime, no? Ang gusto ko ma-empower kayo lahat. No? Parang hindi na mag-online. At ang mga pari din. Okay? Si Rodel Atuli, magandang umaga po, Father Darwin, at sa lahat ng mga CFD na patuloy na tumatalakay sa kaalamang Katoliko. God bless you po at sa ating lahat. Oh, salamat, Rodel. Si Jean Ramos, Padre Gitcano, na-inspire po ako sa mga misa niyo po. Sana lahat ng pari katulad niyo po, in the name of Jesus, amen. Hindi maging katulad ko, maging katulad kay Kristo. Jean Ramos, okay? Jean Afe, Peter, nanonood sa atin ngayon, no? Huwag maging katulad ko, no? Hindi naman ako Diyos, kapatid, no? Maging katulad ni Kristo po. So yan, we have billions of angels because we are billions, no? Grabe. State yung ginawa ng Diyos ang mga anghel, pero basahin ko yung footnote dito. Exorcist. Ito pala yung mga, grabe yung kapangyarihan ng mga anghel pala. No? Exorcist experienced people who are possessed by the same demon acting in different places. Example, si Lucifer nag-possess dito. Nag-possess din doon. Marami siyang pinupossess. Logically, this could be a case of demonic acting on more than one thing through a single concept in his intellect. Grabe yung anghel, no? Pwede siya mag-possess ng daming mga tao. Isang demonyo lang, si Lucifer for example. He can possess a lot of people through a singular concept in his intellect. Para maintindihan nyo, analogous, yung juggler with several balls. Marami siyang bula dito. Hindi siya nakapoko sa isang bula lang. Ang daming mga bula hinahagis niya. With several balls in the air at the same time, he does not concentrate on one ball at the same time, but on a collection of balls in a single hole as a general rule. No? So, yan din ang mga demonyo. So, same demon acting different places, no? Possessing different people, the same demons, no? Acting through a singular concept in his intellect.
ganyan ka may kapangyarihan ang demonyo, greater than us. No. Katuloy tayo. Pero with the intercession of the angels, of our guardian angels, Satan will limit his influence to us. But through prayer, will limit Satan to his influence to us. So mga kababataan, mga nanay, mga tatay na nakikinig sa atin ngayon, turuan nyo po tayong lahat, pati mga pare, let us pray to our guardian angel. Basic prayer, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to show the light of God to this ministering spirits, the angels, rule and guide. Oh, grabe. Yan ang dapat natin mabuksan yung isipan natin. Dahil ba malaki na tayo, hindi na tayo mag-pray ng mag-devotion sa angels. Dapat mag-devotion tayo. Amen? At magpasalamat tayo mamaya sa mga generous na napadala ng mga stars natin. Okay? Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Kasi sikapin natin na araw-araw, ang focus muna natin ngayon, angelology. Na susunod naman ang demonology. I-share ko ito sa inyong lahat, no? Sunod natin na, pero focus muna tayo, sunod natin itakol ang innocence, the state of innocence of the angels. Ito po yung nature ng angel. Una, spirit, the number of angels, and the state of intelligence of the angels. Siguro, sa sunod na araw, itatakol natin ang state of innocence of the angels. Pero ngayon, the number of angels. So, para ma-dissect natin, hindi natin i-discuss ito ng isahan lang. The number of angels. Ilan na yung mga anghel ngayon sa buong mundo. Okay? Dahil may guardian angels tayo, sabi ng aklat ni binabasa natin dito ng isang expert na exorcist and a common theologian, speaks of legions. As shall be seen in other places, each human being is given by God a guardian angel, which puts their number in the billions. No, grabe, no? So, mabasahin natin bukas, i-discuss natin, sunod natin na live, the state of innocence of the angel. Katulad din natin. So, ating mabasahin yung mga komento sa ating mga malugod na subaybay. Okay. Sabi dito ni Marilyn Calvario, "Mayong buntag, Father, watching from Dumaguete City. God bless." So, until 30 minutes lang tayo, magbabasa ka ako. And din babasahin ko, mag-relive tayo sa mga comments sa atin about apologetics, okay? Mag-relive tayo ngayon. Pero magbabasa muna tayo ng ilang mga komento. At mamaya po, mamayang gabi, i-interviewin natin si Inday Lane Tabla. Kasama natin sila, nandito sila with Sister Kelly Lee, you know, kasama natin. At ngayon ay nagpapasyal pa sila. Pinapasyal natin with Brother Chupani. Pero ako ngayon, nagbabasa ako sa aklat ni, ano, hanggang matapos ito, tatapusin natin ito, ha? Para ma-dissect natin, ma-observe natin itong aklat. At sa pagbasa ko din ito, ay magdagdag yung kaalaman ko. Ang dami ko pang kailangang basahin. Ang dami ko pang dapat pag-aralan, mga kapatid. Namamatay na lang ako, hindi pa ako matatapos nito. Si Herbs Monty Falcon, "Good morning, Father. Pray for me." Pray for me also. Sheila Bito, "Love this topic, Father." Okay. Ang ganda ng aklat. Salamat pala sa mga nagpadala. Kung meron kayong mga magandang aklat, so pwede padalhan nyo ako, lalong-lalo na about the teaching sa simbahan, sa mga supporters natin.
Kung marami kayong makita ng mga aklat, mga ako ang magbabasa, ako ang magsishare sa inyo. Okay? Padalhan nyo ako ng maraming aklat dito. At iisa hanggang nabubuhay pa ako ay ialay ko yung sarili ko sa pagpatuloy na magbasa at sa pagtuloy na mag-share sa inyo. Sa yung mga talks, Father, and inputs, daghan ang na-educate. Salamat, Joseph Baron, no? At si Marilyn Rodriguez Pagan. Good morning, Father. At si Mateo Fernandez, pagpalit ng olive oil and rock salt, dayon ipabless kay Father Darwin sa inyong pari gamit ang prayer of the church. Oo, totoo yan. Lahat ng pari makabless, ha? Hindi lang ang mga exorcist. Dahil we are in persona Christi. Yung mga pari ay in persona Christi po. Amen? At nanonood natin si Christina Navarro Lumba. The second. So mag-re-live tayo, tune in, still tune in, dahil until 12 ako mag-re-live. At kung makapasok ako mamaya sa kasamahan natin sa punto por punto. So pwede tayo tanungan portion mamaya after siguro mga 7 to 8 kami mag-live with the interview of Inday Linlin, no? Mamaya po, i-interviewin natin dahil gusto ni Sir Alton na ma-interview siya dahil limited lang yung ano natin, yung okay lang ba yung signal ko? Parang pawala-wala yung okay lang ba yung signal natin, mga kapatid? Or yung ano ko? Si Inday Lorena, nanood sa atin. Si Beth Kabatinga, nagpadala ng 10 stars. Lagi ito. Wala itong tigil. Very clear, Father. Si Sheila. Bito. Si Lina Santillan Vence. Good morning, Father. Watching from Negros Occidental. May God bless you po. At ngayon, mag-relive tayo for patungkol sa bata na hindi tao. No? At babasahin natin yung mga comment nila dahil ang saya po, no? Si lahat ng comment babasahin natin for 30 minutes. Yung abot lang ng 30 minutes, no? Pasalamat na lang tayo sa mga generous sponsor na umuuna po sa atin ngayon na nagpadala ng stars. Si Sister Sheila Bito, hindi ito ma-absent. Number 3, number 2, ngayon nangunguna. At pangalawa, si Nikki Acosta na 310 stars. Pangatlo na star senders natin this week, si Jim Dadison, 200 stars. At pang-apat, si Sister Mercy Alvarez, 200 stars. Lagi ito. Hindi din ito magpahuli. Si Gina Fee Pieter, nagpadala sa atin dito sa top shot natin. Top chat natin sa YouTube channel, 125 pesos. Salamat po. Meron 30 ka mga viewers natin sa YouTube live natin. At si Aida Iskuto, lagi ito. Hindi ito hindi mauwahi. 100 stars. Si Marie V. Dayula, 50 stars. Bago ito, ah. Salamat po. Bagong star sinners natin. Si Behildes Romero, bago din. Ang daming bago. 50 stars din. At si Abit Kuwas Indino, parang nagpadala ito sa atin. 50 stars. Si Janing, lagi din ito. 50 stars. Si Matet Vilim, no? 20 stars. No? Bago ito. Si Bernarda Ibarzabal, lagi ito. 10 stars. Si Beth Kabatingan, okay? Ten stars din. Salamat sa inyong generosity, no? At nag-comment dito si Ian Campus, Father Darwin, maayong buntag. Naata ko share gamay. Pwede ba na makumpisal ang ipahiwatig ng Panginoon sa akin at sa atin? Ikumpisal ang ipahiwatig
Hindi ko naintindihan yung chat mo, bro. Si My Maesti. Hello, Father Darwin. I was watching every show you got from Northern California. So, ang daming nanood sa atin worldwide po. So, may 6 minutes pa tayo at mag-relive tayo ngayon, no? Para sa mga comments na nakita natin. At mag-live din ako mamaya, mga launa siguro, para sa komentaryo natin sa opening sa Olympics. Binabas tayo sa ating ano? Binabas tayo sa mga mayroong ideology na sa likod niyan eh. No? Sa Last Supper, binabasa sa Paris opening sa Olympic. Bakit ba tayo magagalit nito? No? Bakit ba tayo offended? Siguro mamaya yan sa hapon. So, apat tayo na bisis mag-live ngayon. Okay? So, babasahin natin. At 301,000 na tayo ngayon. No? Kahapon ay 300. So, pumapasok bago na mga subscribers natin kahapon is more than 1,000. Ngayon naman ay meron ng 600 new followers. So, ito po ay makapag-inspire sa atin na magpatuloy mag-share dito through social media po. In relation po sa ating specialization sa Ministry of Evangelization, Ministry of Exorcism of the Diocese of Tagbilaran. Si Christine Ann Villa, hello po, Father. Si Mark Anthony Sarsida, nagpadala sa atin ng 50 stars from Toronto po. Bago po ito. Salamat po. Hindi lang si Father Darwin ang healer. Lahat ng pari. Kung malayo ka, lapit kayo sa pari ninyo, healer din yan. Magiging idolatry ka na pag si Father Darwin lang ang ma-focus mo. Yeah. Amen. Si Brother Mateo Fernandez. Yan ang katotohanan po. At si Matthew Timothy Havana, bago itong star senders natin, no? Maraming mga bago ngayon. Si Carmen Ikay, bago din. Si Juliet Blue, lagi ito. 10 stars, no? At si Mateo Timothy, bago din. Si Ligaya Sasil Sanchez, bago din ito. 35 stars, salamat po. Si Matthew Havana, nagpadala ng additional 10 stars. At si Carmen Ikay, no? Salamat po. Si Lita Paler, salamat sa Diyos sa mga gasa sa ginabuhi natong tanan. O kanimo, Father Darwin, amping kanunay. Si Janiti Carido, watching here in Edmonton, Alberta. Si Amina Elga, no? Hindi magpahuli ito. Napadala ng 100 stars. At si Ruel Salvador, good morning, Father Darwin, watching from Bethlehem, Polanco. Oh, sa Bethlehem, Polanco. Ano yan? New Zealand? No? I just want to say, I just want si Rudel, si Rabi de la Serna. Sabi ni, good morning, Father. I just want to ask lang ba if okay ra ba mo kanta o non-Catholic song ang mga Catholic. I'm from Camotes de Aipo. So, pwede ba kakanta? Wala namang ipinabawal. Pero mas mabuti na i-promote natin ang sariling atin. Marami namang magandang Catholic song. Mamiss ka. Okay? Si Mercy Gilly Capin, 100 stars. Nagpadala sa atin. Parang lagi na ito. At si Lucille Malinaw, bago ito. Good morning, Brother Darren. Star sinners natin. Bago. 10 stars. Si Sheila Laling. Hello, Father Darwin. Good morning po. Good morning din. Si Pat Polinar. Good morning, Father. Kanos ay mong schedule sa Tagom? Next month po. From August 7 to August 10 po. Ipopost natin sa sunod na araw. At dito naman sa... Lipat naman tayo dito sa YouTube channel natin. Hello, Father. Si May Maeste. Si tapos na ito, nabasa ko. Si Myron Villa Rus, good morning, Father Darwin, watching from Januay, Iloilo. Iloilo. Lucrecia Baral, good morning, Father, watching from Chile. No, si Ian Campos, Father, pwede ba
makumpisal ang gipahiwatig. Ano yan? Hindi ko maintindihan yung ano mo. Tanong mo si Raira, $9. 9.9. Padala sa atin ng $9. No, salamat po, Raira. At si April Rose, good morning, Father. May sacramental blessing ka ngayon. Thursday po, from 1 to 2. Doon sa Facebook page din natin. Good day, Father. Watching from Riyadh, si Esperanza Maasim. No? 30 minutes na at mag-relive tayo ngayon, ha? So, Fighty Maria Tatak sa FD with a humble heart po. Si Brian Juzan Mayung Buntag, si Christy Flores Ribay. O, bago itong Star Senders natin. Salamat po. Si Matet Villem, Mayung Buntag, Father. Asa ka magkapalit online sa New Testament Bisaya version. Walang online, no? I-order mo yan. Sa pag-uwi man lang sa Pilipinas, no, kapatid? Si BB Highs Economics, good morning, Father. Watching from Dumaguete City, si Janita Gida, good morning, Father. Si Marion Godinez, hi, Father. Wala ba schedule there sa CDO this year? Hindi ko alam, no? Dahil yung mga staff natin ang mag-rearrange dyan. So, God bless po. Mag-relive tayo ngayon.